doon sa 3rd district. Ito ha. Sa ano lang, total, small group naman tayo. Representative Jewel Chua, isang Crocs. Chihuahua. Hindi, ano sabi niya? Ito ha, sa meeting kami. Sa meeting kami. Hindi naman nila dininay eh. Ay, tanongin niyo si Lamon. Pinagmamalaki pa nga niya eh. Na ginawa niya yun sa akin eh. Ito ha. Yung Kusial Leon. Pinatakbo namin Kusial, nanalo. Kusial, nanalo. Kusial, nanalo. Natapos ang turn. Naging department head. Yung kapatid, pinatakbo namin Kusial, nanalo. At isang term mo lang, pinabalik namin siya. Nanalo ko siya. Yung kapatid, ginawa ko department head. Tapos sumunod na term, pinatakbo namin congressman. Ngayon, congressman na siya. Siya yun sa ating, we were betrayed. Wow. What a term. Heavy. Gusto niyo malaman anong ginawa sa akin? Saksi ang Diyos. Nagme-meeting kami. Kasi nagkaroon ng clamor, may isang video, nasa kondo ko, eh pumunta lang naman ako doon sa sunog eh. Naawa lang naman ako. I mean, District 2 ha, hindi District 1. Pinataan ko lang, eh nagsigawan yung utaw. Bumalik ka na. Bumalik ka na. Sabi, bigla ko naalala ng mga to. For 4 months, hindi ako naalala ng mga yan. Okay lang, may trabaho naman ako eh, sa tahanan ng pinasara. Gusto ko mag-RDRDisa kahit pa paano, may tsape eh. Siyempre, sarap din ang buhay ito, nyanyanga ka lang. Pwede pati ito, meeting kami, sila nag-request ng meeting, dalawa ng isa pang Crocs sa District 2. Crocs? Kasi buhay ang buhaya yun eh. Ang habuaya at Crocs. Oh, ito ha. Ito yung tsura. Ito si Chihuahua. Ito si Crocs. Ayan ako. Ayan si Letlet. BGC meeting. Para lang magka-idea kayo how painful it is so that you will know. And I told this to ate and I hope hindi niya ito maranasan sa buhay niya. Tumayo ito, nagwawala. Sabi niya, di paling matalo na kami sa iba, huwag lang sa'yo. Hindi mo makakain, Tuts. Hindi mo makakain. That's how they treated me. Kaya nagpapaawa-awa sila sa inyo. Pahinga na ako eh. Masaya na ako na dyan sila eh. Kaya lang binibigyan ko sila ng numero. Sabi ko, galingan ninyo. Kasi totoohan ninyo yung ginagawa ninyo. Hindi beauty contest ang pagpapatakbo ng lungsod ng Maynila. Pakakala niyo kayo natutuwa sa sarili niyo, naka-trahe di bota kayo, natutuwa mga taga-Maynila. Malayo sa bituka yan. Sinasabihan ko, pinapakaralan ko. Bakit? Yung mga kinakapatid ko yun eh. Eh sila itong mga nakadikit eh, malapit sila sa kusina. Dinuro-duro ako. At ito dyan sa ulo mo. Huh. Then I betrayed them. Pero inarap ako. Kayo lumagay sa katayuan ko. Umimik pa ako? Alam mo kung 25 anyos ako nung sinabi niya yun, may kalalagyan sa akin yun. Oh. Now, my question is, nung binibigay ko yung number, so willing silang matalo sa iba, huwag lang sa akin, ano kasalanan ko? Takot sila sa iyo, you're me. Grabe. O ngayon, tapos din niyo magbingi-bingihan ako sa taong bayan. At baka hindi na ako igalang ng taong bayan. Ngayon, magpapakaawa sila. May pakakapakap pa. Totoo, inaakap nga kayo eh. Pinakakantong na kayo dito eh. Hindi, totoo. Ako naman, ano lang eh. Kayo na magsiyasat sa mga nangyayaring ito. Pero for so many years, hindi nga kayo makapasok dun eh. Sa totoo lang, hirap na hirap kayo. Correct. Generally, not everyone, but generally. O now, ano mararamdaman ninyo? Inalagaan mo. Kung duruduruin ka, para kang hindi kumain sa isang apat. Ngayon, magsisinungaling? Betray? Who were betrayed? Pampahinga na ako, namamasyal na lang ako sa mundo.
Hindi mo napansin? Nagbabayad na lang ako ng utang ko sa pamilya ko. For so many years, lumaki mga anak ko, hindi ako halos nakilala. Nakikita lang ako pagpapasok ng eskwela, tulog pa ako. For 3 months, pandemic, ni isang araw, hindi ko inuwi ng pamilya ko. Dahil kayo, pamilya ko, nag-aalala ko kung may makakain pa kayong lahat. Yung 2 milyong manalimit. Huwag kayong magpapalundag-lundag. Sa totoo lang. Huwag kayong aalo. Kasi ito, nagbabait-baitan na naman itong mga to. Yun ang katotohanan. Now, kung sinong nagsasabi ng totoo, hayaan ko ng tadhana ang umusga kung totoo ba yung kwento na yun. Kayo ang lumagay sa katayuan. Nagsisigaw ang tao, nagahanap ng leader na magmamalasakit sa kanya. O yung leader na alam niya nagmalasakit sa kanya, gusto niyang bumalik. O yung masama na yung leader na yun. Tanong, pinagkaitan ko ba sila ng pagkakataon? Hindi. Pinagdamutan ko ba sila? Hindi. Lagi silang kasama. Panay palakpak nila sa likod ko nung araw. Dinisplay pa nila sa Quirino Avenue lahat ng ginawa natin. Nung tumatakbo ko, nilanos lahat. hindi. Ba't nila dinidisplay? Hindi naman nila ginawa yun. Bakit? Para mapalapit ang damdamin ninyo sa kanila. Yun. Ganon. Sabi ko nga sa inyo, kahit yung ko, tatalunin sila eh. Yun ang data. Yun ang data. Talulungkot lang ako. O ngayon, ito ngayon ang gagawin. Pa-jeho-jeho ngayon. Limasin ko. Okay. Ako, total nandito na kayo ha. Ito, papaalala ko lang. Hindi, wala naman masama siguro eh. Baka gusto lang gamitin yung pera ng gobyerno. Ah, ano, Chua, ikaw Abante, booking kayo. Para dumami sila. Mm-hmm. Siguro, style nila yun. Okay na yun, kanya-kanyang style. Yeah. In fact, yung budget, totoo yung sinasabi ni Mon, itinago nila. Oo. Itinago nila yung budget. Kala ko ba wala tayong pera, bakit may 25 billion? Oo. Bakit lumaki pa yung budget? 25 billion, bakit wala tayong gamot sa health center? Bakit wala tayong gamot sa hospital? Yung isang nanay, nag-viral a few months ago. Taga 5th district yung nanay na yun. Nihipo, hindi hinipo yung anak. Ngayon, wala na natin ito, delay, and so on and so forth. May poor picture pa. O ngayon, ipapangako nila, gagawin na rin nila 1,000. Wow! O pero ito ha, Jeyo, good luck sa inyo ha. Pero bilang hindi na kayo iba sa akin, ipagpapaalala ko lang, pera ng taong bayan niya, may post-audit. May post-audit. Basta ha, pare-pareho tayong takot doon sa tatlong letra na yun. May post-audit. Anong ibig sabihin? Malamang sa hindi, bibigyan ka, uy, may offer, 3 J.O. Uy, 5 J.O. Lahat ng J.O. ngayon, kaliwat kanan, ang offer. Okay. Siyempre, hindi mo naman ipapangalan sa'yo. Hindi ka naman ganun ka... alam mo naman, kala ka rin. Oh. Pinangalan mo sa Juan de la Cruz. Ang tanong, nung kinulit ka ni Juan de la Cruz, picture siya. Kanino nga pupunta yung malaking portion? Kung kanino nga. Tanong. In-audit. In-audit. Ba't sa tingin yun, di audit yun? Nag-random. Tinanong si Pedro. Pedro, ikaw ay Jeyo. Ano ginawa mo ng Jeyo? Ay, wala ako. Kinukulekta ko lang po. Ha? Eh, saan mo dinadala? Kay chairman po. Hmm. Yung isang tao rito sa third, yung congressman niya, ano sabi niya? Betrayed, I felt betrayed. Wow!
taksil. Sa Tagalog mo yung taksil eh. Ang pinakamatinding pagtataksil ay ang pagtataksil mo na hindi mo to pa rin ang tungkulin mo sa taong bayan. Correct. Chihuahua. 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 Real talk lang naman. Diba? Nagugulat ako eh. Dati kapuri-puri sa akin. O lahat ng pagpaparangal, ibinibigay sa akin. Eh sa totoo niya, hindi ko naman sila pinagkaitan ng pagkakataon. Hindi ko naman sila pinagkaitan ng kaalaman. Hindi ko naman sila dinamutan kung paano tumulong sa mamamayan. Lahat sila, lagi kong katabi, sa Wakali, sa Nangka, sa Kotli. Malakpak sila ng palakpak ng araw. Ngayon ako na pinakamasama. Wow! Yan, yan lang pakita ko. O ano? Ah, Representative Joel Chua. At ikaw, Crux Abante. Tinawag na kayo ni Yormi ng Chihuahua at Crux, mga Crux. Wala pala kayong nagawa sa Maynila. Binuking na kayo ni Yormi ngayon. Galit na galit pala kayo, takot na takot pala kayo kay Yormi. Kung babalik siya na bilang mayor, bakit? Hindi niyo na magagawa ang pangbubulsa ninyo, ang panluloko ninyo sa mga taong bayan diyan sa Maynila? Ito na. Sinasabi na ni Yormi ang katotohanan. 25 billion tinago niyo daw. Ni wala nga kayong nagawa sa healthcare. Chihuahua, Representative Joel Chua. Tapos ngayon daw magmamakaawa kayo? Binababoy pala ninyo si Yormi? Sinisigawan mo? Grabe pala yung ugali mo, ano, Joel Chua. Kaya mabuti na sana ngayon mga taga Maynila, magising na kayo sa katotohanan. Wag na wag nyo nang iboto yung representative ninyong mga congressman ninyo. Under sa lineup yan sila ni Hani Lacuna eh. At saka itong si Crux Abante ng bastos. Ano yan, bishop daw? Padila-dila pa, parang manyakis. Yan si Abante. Yan si Abante talaga. Talagang parang may, Diyos ko po, yabang-yabang. Ang yabang-yabang ng tandang yan. Ngayon, tinatawag na kayo ni Yormi na Chihuahua. Joel Chua. Chihuahua. Mga Chihuahua, tahol ng tahol. Wala namang nagawa sa bayan. Kawawa pala ang Maynila. Maraming nag-report kay Yormi, pati yung mga senior citizen, pati mga gamot, pati yung mga traffic enforcer, bumalik na din daw ang mga kutong-kutong nila, isa-isa nagkutungan. Ikaw, Hani Lacuna, ano bang ginagawa mo? Wala kang nagawa sa Maynila, Hani Lacuna. Sana pinagpapatuloy mo na lang sana yung ginagawang maganda ni Yormi noon habang ikaw ay vice mayor ni Yormi. Tapos ngayon, ikaw nakaupo maging mayor, wala kang ginawa sa Maynila. Kundi ina maraming nagreklamo ni wala kayong ano inaabuso niyo ang Maynila. Diyos ko po. Booking ka na. Congressman, hindi ka congressman, Representative Joel Chua at ikaw abanting padila-dila ka bastos yung may mukha mo parang manyakis na demonyo. Matandang demonyo si Abante, manyakis. Kaya wag na wag nyo nang iboto ito mga taga Maynila. Gising na kayo. At saka yan si Hani Lacuna. Wala ding nagawa yung babae na yan. Tapos sisira-siraan mo pa si Yormi. Takot lang kayo dahil ang mga taong bayan, ang taga Maynila, nakikita nila ang magandang ginagawa ni Yormi. Katulad din yan sa ginagawa ni PRRD habang siya'y presidente noon. Ang mga Pilipino nakakita sa magandang malasakit ni PRRD
Ah, lalo na sa mga mahihirap. Kaya hanggang ngayon, mahal na mahal ng mga taong bayan si PRRD. Kung mayroon mang kumontra kay PRRD ngayon dahil wala na siya sa posisyon, iilan lang yan. Pero sisiguraduhin ko sa inyo na 85% ng mga Pilipino ang nagsisigaw at nagmamahal kay PRRD na kung pwede pa lang sana ibalik si PRRD bilang isang presidente. Dahil nagsibalikan na ang mga drug addict ngayon sa kalsada, bumabalik ang mga kriminal, mga kidnapper, hold upper, rapist, druga, name it, pangalanan nyo na lahat, andyan na. Bumalik na kung ano yung panahon noon ng mga dilawan ang Pilipinas. Ganun na ngayon sa panahon ng Marcos Bangag administration. Lumalala pa nga ngayon eh. Dahil ngayon grabe lantaran, talamak ang kawatan under Marcos administration. Grabing panggagago sa mga Pilipino. Hoy, ikaw, Representative Joel Chua, bigla kong natanda na remember, at ikaw, Manyakis Abante, imbestigahan ninyo, mga kupal kayo, ang flood control project. Nasaan ang 1.4 billion bawat araw na budget ng flood control? Yan ang imbestigahan ninyo. Huwag ninyong imbestigahan pa ulit-ulit ang kay Sara Duterte, na ilang milyonis lang yan. Hindi si Sara Duterte nakakasagabal at nakakamatay ng mga Pilipino, kundi yung flood control project na yan, bilyon-bilyon bawat araw. Pero didma kayo dyan, mga kwadkom, mga huwadkom, mga tuwadkom. Ikaw, Dan Fernandez, imbestigahan mo yung flood control. Tahimik kayo ngayon sa flood control na ilang bilyon ang nawawala. Daming mga kababayan nating Pilipino, lalo na doon sa mga biktima ng baha sa Bicol, sa Batangas, sa Lauril. Iilang buhay ang Diyos ko po, dami na ngayon ang namatay. Marami pa ang missing dahil sa nangyaring landslide na natabunan sila ng buhay dyan sa Lauril, Batangas. Kaninong kasalanan to? Kasalanan ng mga politikong kawatan. Gisahin nyo ng todo yung DPWH. Pero sigurado yung DPWH, kontrata yan ni ng kawatang congressman. Dahil may contractor na congressman dyan na may mga kaso na sa paggamit ng mga piki. Mayroon ngang tulay na na-wash out, na walang steel bar. Grabe. Parang tinapay lang na nilagay doon. Isang baha lang yan, wash out na yan dahil puro buhangin. Substandard pa siguro yung mga simentong ginagamit, buy one take one. Yun ang binili na simento, buy one take one. Saan ka makakita ng bridge na malaki na walang steel bar? Ngayon, booking, kalikasan, bagyo, baha na ang nag-fact check sa mga pagnanakaw ninyo, sa mga panluluko ninyo sa mga Pilipino. Imbestigahan mo ito, Dan Fernandez, ikaw, magaling kayo mga huwadkom Ang paulit-ulit ninyong tinatawag si Sara Duterte, na hindi naman si Sara Duterte nagbibigay ng pinsala sa mga Pilipino. Hindi ninakaw ang pera ni Sara Duterte. Sinagot niya na yan sa COA, sa audit. Sinosubmit na niya yung mga requirements doon sa COA, sa audit. Hindi nyo lang matanggap na binabastid kayo ni Sara Duterte na hindi siya nag-attend. Bakit? Ano ba kayo? Korte? Sinasabi na ni Sara Duterte, ilang beses na niyang sinasabi.
sasagutin ko sa tamang forum, hindi dito sa inyo. Ah, hindi kayo korte, mga quadcom. Kaya paulit-ulit ninyong pinaghahanapan ng mali si Sara Duterte dahil hindi ninyo matanggap na binabastid kayo, iniinsulto kayo na hindi nag-atin sa inyo. Ilang bisis ni Sara Duterte na sinasabi na sinasubmit niya na lahat ang mga requirements, ang mga kailangan ng kuwa, andoon na sa kuwa o sa Supreme Court. Hindi kayo, mga huwadkum, kapal ng mukha ninyo. Puro kayo nagpapasikatan, wala naman kayong batas na gawa, sabi pa ni Congressman Marcolita. Ah, grabe, marami kayong nilabag, mga nayupak kayo. Ah, imbestiga ng imbestiga, wala naman kayong nagawang batas. Nakakahiya kayo sa mga Pilipino. Huwadkum. Wag na wag nyo nang iboto ito, mga taong bayan.